Nagpulong ang ilang matataas na opisyal ng the Fraternal Order of the Eagles o Philippine Eagles sa bansa. Tinalakay ang mahalagang issue sa organisasyon kasama na ang pagpapatatag ng samahan nito mula sa iba't ibang chapter sa buong bansa. Narito ang balita ni Paul Montibon. Nagpulong ang mga kasapi ng isa sa pinakamalaking organisasyon sa bansa, ang the Fraternal Order of Eagles o Philippine Eagles, kung saan nilahukan ito ng pinakamatataas na opisyal ng organisasyon mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Magandang araw po sa ating lahat. Isa pong makasaysayang activity ang nangyayari ngayon dito sa Aberdeen dahil dito po nagsimula ang the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles noong 1979. Sa ngayon, ginagawa po ang National Executive Committee Meeting upang pag-usapan ang susunod na eleksyon ng organisasyon at mga bagay-bagay na kung saan makakatulong doon sa pagpapalakas ng organisasyon at doon sa kanilang pagtulong sa ating mamamayan. Layo nito ang pagpapatatag ng kanilang serbisyo tulad ng tulong medikal, edukasyon, pagbibigay kabuhayan at marami pang iba. Kasabay ng tunay na serbisyo ay ang pagpapanatili sa integridad at pagkakapatiran sa loob ng organisasyon. Dagdag pa ng ilang miyembro nito, likas na maganda ang adhikain ng the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Dahil sa dalang itong pag-asa sa maraming Pilipino. Actually, what we're promoting here, the Fraternal Order of Eagles, the Philippine Eagles, is the foundation wherein there is unity, service, brotherhood, and the divine power, which we all are so much privileged that we have joined this organization. Samantala, dahil sa lumalaking bilang ng mga kasapi nito at lumalawak na impluensya sa bansa, nakatakdang isakatuparan ang reorganization upang lalo pang mapabuti at maabot ang misyon ng samahan sa sambayan ng Pilipino. Tayo po'y natutuwa dahil labis-labis po ang paglaki ng agila dito sa Luzon, bagamat ito ay dumami doon sa Mindanao bago bumalik ulit dito sa Luzon. Ngayong araw nito ay ating susubukan na ibalik sa Luzon ang pangulohan ng the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Sa kabilang banda, dahil sa laki ng populasyon ng mga kasapi ng Philippine Eagles, lalo pat isa sa malalaking pangalan dito ay si Pangulong Rodrigo Duterte, nanindigan ang organisasyon na nanatili ang kanilang kalayaan na pumoto o pumili ng kanilang susuportahang politiko ngayong papalapit na May 2022 elections. Bagamat nilinaw ng grupo na isang non-partisan organization ang the Fraternal Order of Eagles sa bansa. Iginit nitong hindi mawawala ang kanilang konsiderasyon na sumuporta sa susunod na mga mamumuno sa bansa kung katulad sa kanila ang kampanya nito may integridad at may malinis na hangarin para sa taong bayan. Right now, we do not have yet and we're non-partisan actually. The first thing or the first one is the integrity and of course the transparency to the Filipino people. Umaasa ang mga ate at kuya ng Philippine Eagles na malayo pa ang mararating ng kanilang samahan, lalo na't patuloy ang pakikilahok ng mga personalidad mula sa iba't ibang profesyon at larangan na nagpapatibay sa inaalagaan nitong integridad, pagkakaisa, serbisyo at pagkakapatiran. Sa ating mga kababayan, kami ay nandito upang subukan at tugunan ang pangangailangan ating mga kababayan. Kaya kayo po ay nananawagan sa inyo doon sa may mga magagandang puso at may kakayahang tumulong. Sumama na po kayo, magsama-sama po tayo, tulungan ang ating mga kababayan. For me, what we can offer is our heart for the people. We need to really educate the Filipinos that we should always be thankful for every opportunity of service that we are getting right now. Nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Subscribe to SMNI News Channel and turn on notification button for more news updates.